halos 100 mga player o yung mga umano'y smuggler at big-time fixer ang tinukoy sa report ng Bureau of Customs. At kabilang sa mga nasa listahan, ilang kaanak daw ng ilang politiko at ilang opisyal ng gobyerno. Meron ding taga-media, di ako yan ha, nakatutok si John Veneracion. Exclusive. Sa report ng Bureau of Customs na ibinigay sa GMA News, nakadetalye kung sino-sino ang mga umano'y smugglers at big-time fixers sa ahensya. Player ang tawag sa kanila ng mga customs insider. Nasa halos 100 pangalan na nakalista. Ito raw ang mga taong gumagamit ng impluensya at pera para makalusot ang mga questionable shipments sa customs. Kabilang sa sinasabing mga player ang ilan umanong kamag-anak ng mga makapangyarihang opisyal ng gobyerno, anak ng politiko at maging taga-media. Sa report na nakabase sa mga shipment na pumasok sa bansa mula October 2014 hanggang February 2015, nakalagay kung ilang container van ang naiparating ng kada player. Nakalagay rin kung sino-sino ang mga brokers at consignee ng bawat player. Ang mga listahan ng mga money players sa Bureau of Customs ay naipadala na daw sa Department of Finance para mapag-aralan. Ito ngayon ang problema. Kahit nakilala na ang mga sinasabing players, mahirap naman daw mapanagot ang mga ito dahil hindi sila nakapirma sa anumang dokumento. Kaya kapag nagkakaroon ng bulilyaso, brokers at consignee ang nakakasuhan. Sabi ng opisyal ng customs, makikita rin sa report ang umano'y pandaraya sa pagbabayad ng buwis. Halimbawa, sabi ng source, ang taxes and duties sa isang 40-foot container na tinatayang nasa 120,000, nasa 60,000 hanggang 80,000 pesos lang ang binayaran. Nakakalusot ito dahil may mga taga-customs ang nagbubulag-bulagan daw dahil sa tara o padulas na binibigay ng mga player. Ang tara kadalasang kada container van ang bayaran. Noong buwan ng Enero, nasa 16,178 ang nailabas daw na container van ng mga player. Kung imumultiply yan sa 10,000 pisong mahinang estimate na tara, tumataging ting na 161,178,000 pesos ang padulas sa isang buwan pa lang. Ito naman ang sample ng listahan ng tara ng mga player. Nakuha ito ng GMA News mula sa isang source sa customs. Nakalista naman dito kung sino ang mga binibigyan ng tara at kung magkano. Mas mataas ang pwesto, syempre, mas malaki ang tara. Kapalit ito ang mas mababang buwis at para mailabas na walang problema ang isang shipment. Sabi pa ng source, nabubuhay na naman ngayon ang tara system sa customs. Pero para kay Deputy Commissioner Attorney Agaton Overo, bagamat hindi pwedeng itanggi na meron pa ring lagayan, hindi na raw ito kasing talamak doon. Makikita mo naman eh, pag pumunta ka rito ng Biyernes, hindi na fiesta atmosphere eh. Yung mga hindi nakakaalam, yun ang nababalita ang sharing of blessings dito sa Bureau. Na siyempre, na tinatawag sa labas sa tara system. June Veneracion, nakatutok, 24 oras.